Ala, ano yun? Magandang araw sa lahat. May adlo sa tanan o barjana na sa isyo na horot, mga kaibigan. Dudong o inday dyan. Sabi, naliliyong ako. So ngayon ang magiging, paano ba? Chachap-chapin na naman natin yung penodendron. Ano ito? Squammy perum. Ayan, si squammy perum natin. So yung penodendron natin, squammy perum, ayan na po siya. Sa mga nauna nakakita ng mga vlog ko, medyo di pa siya ganun kalash. So ngayon, ayan ko nakikita nyo. Gusto ko na siyang chap-chapin. So ito si penodendron squammy. So itong pelodendron ko na to, si Squammy, ayan nakatape pa po kasi nung binili ko siya, yan po yung mga original na dahon, so talagang in-scotch tape ko pa po, ayan o. Kasi nanghihinayang ako, tapos nung biglang dalo ko, magugulat ako, ganyan na siya kalash. Ayan po yung dahon niya. Alam nyo ba na ang dahon niya kapareho kay Florida Ghost? Para po sa akin ha, napansin ko si Florida Ghost kapareho niya, alam nyo ba ang kaibahan kung ano? Si Squammy po, ayan yung stem niya o. Mabalahibo na mabalbon, para siya may ugat-ugat, parang ganun yung texture niya, maligas-gas. So ayan, yan si Squammy, yan ang kaibahan niya kay Florida Ghost. Tapos yung stem niya, paano tumubo? Pwede ko rin po siyang ihalin tulad kay Burley Marks. Tingnan nyo, ito yung stem niya. Pagdating na itong stem na to, bigla siyang magiging dalawa. Ayan, dalawa. Pagdating dito, ayan, dalawa na naman. Pagdating dito, ayan, dalawa na naman po. Mahalin tulad natin siya kay Burley Marks, yung paraan ng pag, paano ba, pagsanga niya. So, ito i-share ko po sa inyo, base lang po to sa obserbasyon ko. Sarili ko po obserbasyon to. So, naobserbahan ko yung pag-ano, sa sanga, biglang pagdating sa dulo, gaganyan na naman yung sanga. So, nahihalin tulad ko siya kay Burley Marks. Ito si Burley Marks, oh. So, ayan, napansin nyo. May kahoy pa nga. Ito yung pinaka, ano niya, stem. Pag stem niya, ayan o, biglang nagiging parang dalawa yung suhi niya. Tapos ito, tumaas. Tapos ayan, magdadalawa na naman. Ito yung isang suhi, ito naman yung isa. Ganun to rin po dito, o. Pansinin nyo. Itong isang stem, itong, ayan o, pakikita po ba? Itong isang stem na to naging dalawa. Ayan yung dalawa. Isa, dalawa. Tapos ito, tumaas, ayan, isa, dalawa. Pagdating dito, isa, dalawa. Tapos pagdating dito, ayan na po, meron pa siyang isang stem. Ganun po yung napapansin ko kay Squammy. So, kailangan na to ng ano. Ito po yung Burley Marks natin. Kailangan na po siya ng pole. So, medyo nagigipit ako sa pole ngayon. Ang dami kong kailangan paglalagyan. So, pag may budget na ako, bibilang ko sila lahat para sama-sama na sila. Kasi ang dami po eh. Kaya itong mga ano natin, oh. Kailangan na ng mga pole. Ang dami. So, ito tutumba na. Babalik ko lang. Kaya pala may kahoy. Yun yung nagkocontrol sa kanya. So, ayun na nga. Once kasi nagbablog ako or nag-share ako sa inyo about sa philodendron, sinesearch ko rin talaga. Iisa lang po ang lumalabas na ang philodendron. Meron siyang toxic na substance. Yan po yung calcium oxalate crystal. So, lagi ko pa ito ulit sinasabi kina Birkins, kina Monstera Deliciosa, na ano po, harmful po ito pag na, tawag ito, na intake, na kain. Yun nga yung nagkakaroon ng irritation sa bibig natin. Sa mga aso, delikado rin po, at sa mga pusa, ayan po. So, lagi nyo pong tandaan yan, yung mga pelodendron. Kadalasan ng pelodendron, kada pinapakita ko po sa inyo sa vlog ko, talaga sinesearch ko, toxic po siya. So, ito na nga si Squammy. So, titingnan ko siya kung saan ko siya ikakat. Hanggat meron po kayong makita ang ano, tawag dito aerial rods, okay lang po yan. So, survive po yan. So, dito ko siya ikat una. Ingat lang. Ako po. So, ito nga o, nag-aano yung mga dahon niya. Hinay lang, bubunotin ko kasi kailangan ko ng ugat. So, ayan na yung ugat niya. Ayan yung Squammy natin. Pero ito yung Squammy natin, pwede ko pa pong i-ano to sa dalawa. Cut sa dalawa. So, hatiin ko siya sa dalawa. Ito nakita ko. So, ito siya, ikakat ko dito. Mas malaki po kasi itong stem nito kumpara dito sa isa. So, pwede siyang ito, didikit dito. Itong tanggalin natin, kaya nito mag-isa.
Ala, ano yun? Saan yun? Naku po. Saan ba yun? Hindi, kaya yan. Ito na lang gagawin natin. Hanggang magkarugtong yan, wala yan. Napansin nyo yung mga philodendron, yung mahalaman nyo, pag nabali, na bawog sa Bisaya, hanggat nakadikit pa yan, okay pa yan. So, ito na. Ito na yung squammy natin. Dalawa. Mas malash itong isa ko para dito sa isa. Pero mabuhay po lahat yan. Ito, kaya ko pa itong ikat. Ito. Kasi ano rin to eh, soloy. Kaso parang nagaano yung mga ugat niya, oh. Pwedeng kunin ko siya. Napagtanim ako ng tatlo. Ang lambot ng lupa ko. Nabaluburan siya ng ugat. Sabi yung ugat niya, oh. Baludbud kong baludbud. Ah, nakakonek. Ano ba? So, ito si mother natin. Nagkaroon na ako ng pole. Lalagyan ko na ng pole. Kasi mas mabilis nga sila lumaki pag may kinakapitan sila. Lagi ko sinasabi yan. Lahat mo na sinasabi ko, base na sa observation ko. So, ang ating mahiwagang kandila. Naku po. Dito tayo sa ilalim. So, ayan. So, dito tayo nag-cut. Alam nyo, nung ginawa ko to, na-obserbahan ko, mas dry nga siya. Mas, ano siya, kumbaga mas safe siya pag nadiligan natin. Kasi kadalasan yung mga kinat natin, nabubulok yan pag nabasa eh. So may nagsabi sa akin 10 minutes bago siya patakan ng kandila. Okay naman po, wala naman po problema doon. Nirerespeto ko naman po yung ano, kasi napatunayan nyo po 10 minutes. Pero sa akin naman, sa part ko naman po, okay naman po nung ginawa ko rin to. Nagmamadali po kasi ako eh, baka umulan na, umaambon na eh. Patakan ko lang to. So, dry na. Pati ito. Pumapatak ng pumapatak po yung kandila natin eh. So, ano lang natin. Ayan. Mamadali ako, may ambon na. Ayan na siya. So, may tatlo tayo. So, ito yung potting mix na gagamitin natin. Ito, ano to? Ayan. Yan, kukupit natin. Ito naman, carbonized rice. Ito, coco cubes. So, ang mangyayari nito, gumamit ako nito. Ano to eh? Binili ko to para to sa cactus at succulent. Eh, wala akong rice hull. Pakita ko po sa inyo yung rice hull ko kung anong nangyari. So, ito yung rice hull ko. Hinahayaan ko lang siya dito, maulanan, maarawan, para mabulok po. Ayan. Ito yung mga lugar ko. Ito naman, ayan, mga basura po yan. Compost ko po. Pag nagwawalis ako dito, nakita nyo, ang daming kalat, nalalaglag ng mga dahon ng abukado. Dito ko na nirerekta, kino-compost ko. So, ito nga ang asal. Hindi pa siya ganun kabulok. Natatakot po akong ihalo yan dun sa ano natin. Lalo pa bago lang yung ano natin, squamic, kakatanim lang. So, iiwasan ko lang po siya kasi ito nagkakaroon po siya ng molds, amag. Nag-aamag po eh. So, iwas lang po ako po, soy. Dahil wala akong rice hull, so itong hinalo ko. Mixture po to para sa ano, cactus. Kasi malaking bagay po yung isal natin para sa drainage ng lupa natin. Eh, wala ako nun. So, ito, paano ba to? Pumice, pumice, paano yung basahin? Ito po yung pangunahing sangkap niya. Parang may halong buhangin. Kasi, oh, nakita niyo yung ano natin, kukupit. Ayan, oh.
nag-aano taga siya, sumisipsip ng tubig. Kaya hindi ubra yung coco peat lang. E katulad sa mga halaman ko andito sa labas, laging nababasa. Mabubulok po. Naranasan ko na po yan doon sa Milaloni ko. Nabulok po yung Milaloni. Nag-try po ako ng purong ano, coco peat. Nabulok. So, mix lang natin to nang maigi. Yung carbonized rice na natin, nabili ko to 100. Medyo pino po eh. Parang bulo na ano siya. Nasobrahan ng luto. Ay, may mga bubuo pang ano tayo, coco peat. Yung squammy ko, yung mother earth natin na yan, mother plant natin, di ko na siya inilipat kasi yung pots niya malaki na po. Nililipat ko lang yung may mga maliliit na pots. So, mangyayari, recycle lang tayo. Ito yung mga unang pots ko para sa philodendron. Di ba, nag-repot tayo. So, ngayon gagamitin natin. Ayan na yung potting mix natin. So, ang mangyayari nito, hindi po muna ako magdidilig ngayon. Bukas. Medyo ano, moist pa po yung ano natin, lupa natin. Sa mga nagtatanong sa akin, ang fertilizer ko po talaga organic lang. Gumagamit ako ng vermicast. Kasi di ba may alaga akong vermicast, may alaga akong bulati na basta may alaga akong bulati. Nakalimutan ko yung bulati, no? African night crawler yon. Tapos, gumamit ako ng Osmocote. Yun lang. Ayan o, may nakadikit ng Osmocote. Tapos yung mga lupa ko, mga compost, kung ano lang maano, available sa akin na lupa, yun lang naman ang ginagamit ko po. Hindi pare-pareho yung mixture ng mga lupa ko dyan sa likod ko. Kaya na-oobserbahan ko po yung kaibahan nila. Na pag ganito ang ginamit ko, maganda. Pag ganito, hindi maganda. Kasi iba-iba po yung mixture na ginamit ko. Talagang ganun, sugal lang po. Para ma-oobserbahan ko po. Tapos kung ano yung sinishare ko sa inyo, pwede kong sabihin na nasubukan ko na. So tulad dito, iba yung mixture ko dito. Makikita ko kung paano sila lumaki. Kailangan po kasi magiging ano tayo, tawag nun, scientist tayo. Kasi para may papagkumparahan. Eh, may pa-unfurl na. Ganda no, ayan no. Florida ghost. Nagulat ako, akala ko may ano, may higad. Higad na higad kasi yung katawan niya eh. Ayan, may isa na tayong natapos. Tapos, yung pangalawa naman. Ganito rin magparami, diba? Ang bilis niyang paramihin. Matagal ko rin pinag-isipan kung chachap-chapin ko ba sila. Kadalasan yun yung term ginagamit namin eh. Chachapin. Chachapin mo na yan. Ayan, chachap na siya. Minsan naawa ka sa halaman mo pag ginanito mo eh. Kasi kailangan ko na siyang paramihin. Mas marami, mas masaya. Saka para mas makakapal siya, wala siyang masyadong kaagaw sa nutrients. O, diba? So, ayan, anuhin natin yan. Iingatan natin yan na makalabas yan. Pag diniligan pa po natin, bababa pa pa yung lupa nito. So, diinan na lang natin. So, ayan yung pangalawa nating pots. Ito ang napili kong pots. Napili, no choice. Medyo malapad po. Para maingatan ko yung isa. Medyo maiksi po yung isa eh. So, iaano ko po sa inyo to balang araw. I-share ko po sa inyo kung maganda ba yung potting mix na nagawa natin. Alam, wala pala siyang ano. Patay yung ano niya, aerial roots. Ngayon ko na napansin, wala siyang aerial roots. Ayan oh. Ngayon ko lang napansin, cut ako ng cut, wala pala siyang aerial. Akala ko itong aerial roots niya, oh, patay pala. So, good luck ko sa atin. Sana mabuhay. Inang ko na lang muna, para hindi siya matumba. Tapos nakalabas po ito, oh, yung suloy na yan. Kasi mahirap po pag nababad siya sa lupa, kadalasan kasi pag di nila nagustuhan yung lupa, naku po, nabubulok po yan. Ang philodendron naman, kahit ipatong mo lang sa lupa yan, yung cuttings niya, mabubuhay po yan. Ganyan lang gagawin natin. Iwasan ko lang abuti ng lupa. Yan. Tapos ito, baba lang natin ng ganyan, para nakatukod siya dito. O, diba? Pwede na.
So mga kaibigang Dudong ug Inday, ito na yung ano natin, natapos ko na to. Sana nakatulog po to sa inyo kung paano mag-chop-chop ng ano, ng squammy perum. Yan. Pero then squammy perum. So nag-iisip ako kung ano yung next na chop-chopping ko. So itong ano, sindapsos. Sindaps po ba sa kung may nagsabi sa akin iskindapsos, pero may nag-correct naman sa akin na teacher na English, sabi niya sindapsos daw tawag dito. Hindi ko po alam kung anong tawag. Sindapsos daw, sindapsos po ako. Kasi yung iba iskindapsos, so nakaraan ko pa po itong gustong i-propa. Ayan, pininch ko na po yung dulo. Tinanim ko na buhay naman. So ang gagawin, gusto ko siya ikat. Kasi gusto ko pong dumami siya. Maganda po ito paramihin eh. Kasi rare po ito. Bira pa meron. Ayan, nakita nyo po. Oh, meron na siya. Suloy. Ito suloy. Dito sa likod, may suloy rin siya. Tapos ito chinik ko. Yung suloy niya andito sa loob ng dahon na to. Ito. So, ang gagawin ko natin, gusto ko siya i-water propagation. Ayan, oh, nagda-dry na yung mga dahon. Ugat niya. Dahon tuloy. Pag lagi po itong nababasa, root rot po diretso, automatic po yan. Dito ko siya ikakat. So maganda rin kasi i-cut natin siya. Ayan o. Para pag na-cut nga natin, kaya na sinasabi ko, pag na-top cut natin, mas mabilis lumabas yung mga suloy na yan. So may tatlong suloy yan. Ay, ito pa, isa. O, diba? Meron pa pala dito sa baba. Masyado lang natakpan ng lupa. Ito o. Marami siya o. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So lima po yung suloy niyan. Na ano lang masyado na takpan. Ayan. Ito, water propagation gagawin ko. So, bago yan gagawin natin, gaya ng ginagawa ko, ito yung tubig. Mainam mo siguro kung mineral water gagawin niyo. Pero kung wala, maganda rin tubig ulan. So, tatsa-tatsa lang. Mga uulan na. Scat natin. Nakita nyo, may suloy siya na sa loob ng dahon. Tapos ito, merong isa na. Cut lang. So, ang gagawin natin, lagay na lang natin siya sa tubig. Nilinis ko lang, inalis ko na yung buong lupa. Hindi ko alam kung ilublog ko siya ng ganyan. Siguro, try natin. Kasi yung sa mayana ko, nilublog ko yung buong stem. Buong ganyan po, ganito, ng mayana. Nagsuhi po siya sa ilalim eh. Nagkaroon siya ng ano, suloy doon mismo sa ilalim ng tubig. So, ganyan gagawin ko para hindi ako mahirapan eh. So, mga kaibigan Dudong ug Inday, a-update ko na naman po kayo dito. Lagi naman tayong ganun. So, sana sa mga ginagawa ko po na to, may natutunan din po kayo doon sa mga tips ko. May mga tips tayo. Yung iba, coming soon pa po kung anong epekto. Maano ko rin yan sa inyo. Maisishare ko rin sa inyo yan kung anong epekto ng ginamit kong lupa. Pero safe po yung lupa, yung mixture ng lupa na ginawa natin. Safe po yun para sa philodendron. Ako po mismo nagpapatunay niyan. Ang gusto ko lang malaman kung maganda siya kumpara doon sa ibang mixture na ginawa ko. So ayan na, bago tayo magkalimutan, please like, comment at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa next video ko. Thank you!